halimbawa, sabi mo nga, nasanay ho tayo na pag sinabi ng nanay, ito ang dapat binibili mo. O kaya, ma, napakaganda nito. You're talking about that level of influence within family. Yes. Kailangan meron kang kredibilidad para pakinggan ka ng isang tao. And a lot of times, itong mga taong ito ay related sa iyo. Related sa iyo in different ways. Pwedeng kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, etc. When you start to talk about influencing, you were starting to talk about an audience, you know, who knows you not in that level, pero naniniwala sa iyo because of what I share. Of what you share, yes. Which is believable to that audience because you are credible to that audience. Pero paano mo, kasi hindi naman pwede mangyari na paniniwalaan lang kita kaagad, di ba? There has to be that relationship, some kind of a relationship, for me to say, natutuwa ako kay Alex, ganda, you know, and, I have that relationship with you. Kaya when you say something that I would do, ang dahilan noon ay dahil naniniwala ako sa'yo, dahil gusto kita. At naniniwala ako sa'yo dahil palagay ko nagsasabi ka sa akin ng totoo. Opo. Totoo yun? Opo. Yun yung napansin ko sa ngayon. Sa, kasi ngayon, Tito Boy, yung napansin ko sa millennials, lalo na sa mga people in the digital world, ayaw na nila nung box type na endorsement na, buy this. This is ganito. Parang they want different na. Yung mga ano ngayon, yung millennials, yun yung audience naman talaga ng digital world. Pinagsaksakan mo sa kanilang mga throat, sa kanilang mga buhay, ang isang produkto na to turn off. Hindi, Tito Boy, na very traditional na nakikita nila sa TV. Sa digital, okay. Gusto nila, it's something authentic na hindi ko makikita sa TV. Or, do they appreciate yung ito? Or, kailangan organic ang pagkakita ko na pag napanood kita, talagang ginagamit mo ang tissue paper na ito or ang damit na ganito na hindi masyadong obvious na ipinupush mo. Yes. Okay. Even po the ano the brands, pagkakausapin kanila, ang ayaw rin nila ng hard sell kasi the moment na makita ng audience na it's a hard sell, it's a paid vlog or a paid advertisement, you'll have fewer views. But that's how you monetize it. I mean, talking about... Sorry, add ko lang kay Alex. Even, it depends on her personality din eh. Kasi even if, kunyari, meron kang brand mention sa isang vlog na sobrang... Hard sell. Because your attack is funny, it's still organic. As okay, For me, sometimes even if it becomes softer. Siyempre, kunyari, yung kinakain mo or yung inamoy mo, parang even if the way na sinabi niya is... parang halos nga parang exaggerated eh. Na, pero because funny, of her style, yes. And because of her personality, it becomes mo, yes. Authentic. And you like and also, when she mentions that, because I've seen you, because when you mention that, when she mentions that, hindi pilit. Kasi alam nung tao pag medyo may ibinibenta ka. And I think the moment they realize that you're trying to push for something, may resistance. Opo, may ganun talaga.